Okay, basahin po natin sa John 18:22. Okay, sabay-sabay po tayo. Ready? And when he had thus spoken, one of the officers which stood by struck Jesus with the palm of his hand, saying, "Answerest thou the high priest so?" Okay, ito nagpapaliwanag si ang Panginoong Jesus kung ano yung kanyang doktrina sa high priest, no? Tapos sinabi niya dito, may sumagot siya ang Panginoong Jesus, may sumagot pa. "I speak openly to the world. I ever taught in the synagogue and in the temple, whether the Jews always resort, and in secret have I said nothing. Why askest thou me? Ask them which heard me, what I have said unto them. Behold, they know what I said." Sabi, yan ang sagot ng Panginoon dun sa high priest, no? Tapos, sinampal siya. Palm of his hand. Ito yun, di ba? Okay pa yun, di ba? Sampaling ka lang. May nakapanood na kayo ng ano? Ng Olympics na nagsasampalan? Makita nyo yun, lalaking mama. Sasampaling ka, no? Kung di ka ihilo, hindi ka tataog, tuloy pa rin yung sampalan. Okay. Siguro, malakas na kampas na binabasa pa rin. Yung hinginig yung ano mo, no? Yung utak mo, sobrang lakas. Okay? Scourge him. Sa, dyan pa rin sa John 19 naman. No? John 19 verse 1. Sabi dyan, "Then Pilate before took Jesus and scourged him." Okay? "And the soldiers plaited a crown of thorns and put it on his head. And they put on him a purple robe." Okay, okay lang yan, ano? Pero ito, scourge. Alam niyo ba yung scourge? Hinampas, no? Hinataw, nilatigo. No? Nilatigo siya, no? How true? Ewan ko lang kung totoo talaga yun. Yung latigo daw, nung mga panahon ng mga Romans, may mga sima. No? Pag hinampas mo yun, ano mangyayari sa sima? Tutusok yun sa balat mo. Pag hinatak yun, sasama lahat ng laman kung saan siya nakatusok para humiwalay siya dun sa katawan mo. Okay? Ganun sila, no? Ilan daw lashes, sabi niya, no? Ilan daw yung lashes kay Paul? 39. 40 minus 1. Okay? 39. Para hindi sila susobra. Pero 40 hagupit. Eh, tatlo nga lang na hagupit ang nanay ko. Hindi ko na alam kung saan ko hanapin yung puwit ko. Di ba? Yung hagupitin ka ng tatlong beses, lata yun, di ba? Yung iba nga, ang bata, sugat-sugat yun dito, nakakita ko. Dumudubo yun dito. Di ba? Pag hinampas ka ng nanay mo, ang Panginoon hinampas 39 times. Aray! Ewan ko, tatayo pa ako nun. Siguro pag 10 pa lang, hindi na ako tatayo nun eh. Doon na lang, i-play dead na lang ako. Okay? Scourge. "Smote him with their hands." Okay? Sa 19 pa rin, verse 3, sabi dyan, "And said, Hail, King of the Jews, and they smote him with their hands." Ano ibig sabihin nun? Sinusuntok naman ang Panginoon. Hindi pang? Ibig sabihin, kamay na yun, kamaon na yun, ano? Okay? Sinusuntok nila ang Panginoon, smote him with their hands. "Smote him on the head with a rod." May rod pa to eh. Okay? Sa verse, sa Matthew 27, verse 30, tignan nga natin. Matthew 27, verse 30. Sabi po dyan, "And they spit upon him," dinuraan siya, "and took the reed," no, binigyan siya ng reed, eh, parang meron siyang, ano eh, parang baston, yan, no, "and smote him on the head."
Yung basta na binigay sa kanya, parang siyang ginawang hari-harian dun eh. Nilagyan siya ng koronang tinik. Nilagyan siya ng robe. Nilagyan siya ng reed. No? Tapos yung reed na yun, yun yung ginamit sa kanya. Ginampas sa kanya yun. Okay? Hindi basta-basta sa katawan ha. Saan? Sa ulo. Ikaw, katawin ka ng kahit na anong bagay sa ulo. Ano kayong mangyayari sa'yo? Sigurado, puputok yung ulo mo nun. Okay? Plotted a crown of thorns. No, lagyan ka ng koronang tinik. Tusok sa ulo mo yung koronang tinik. Yung ulo natin, napaka-dipis lang yan. Yung skull na yan eh. Pag ma-scratch yan, tapos yung bulwak ng dugo mo, mabilis yung dudugo. No? Sensitive yan eh. Kaya nga sa motor, kailangan may helmet. Sa mga other sports, kailangan naka-helmet ka. Bakit? Kasi pag tinamaan yung ulo mo, labas yung dugo dyan. Okay, sad to say, no? May mga sports tayo, napa-super contact. Tinitira yung ulo mo. Anong sample nun? Boxing. Okay? Taekwondo. UFC. Okay? Doon to, humiga na, susuntok-suntok. Hanggat hindi ka inaano ng ano, hindi ka inaawat ng referee, sinusuntok mo pa yung tulog na. Okay? Ganun ang ginagawa, no? Ganun ang ginagawa sa Panginoong Yesus. No words barred yun sa panahon nila. Ayo, kawawa naman yan. Pag-suntok pa yun. Walang ano yun. Walang pipigil sa kanila. Okay? Give him vinegar to drink, mingle with gall. Tingnan natin yan sa Matthew 27:34. Okay? Patapos siyang bugbugin. Siyempre, nakita nila, pagod ang Panginoon. Okay? Mismo nga ikaw mismo yung bumugbog, mapapagod ka. Ikaw pa kaya yung bugbugin. Okay? Tingnan natin sa 27:34. Sabi dyan, pinapainom na siya, no? Kawawa naman ito, painomin natin. They gave him vinegar to drink, mingled with gall. Yung iba, mingled with myrrh. Ibang salig. Ibang book. Okay? And when he had tasted thereof, he could not drink. Hindi niya mainom. Or hindi niya ininom. Kahit nauuhaw na siya, hindi niya yun ininom. Vinegar mingled with gall. Okay? Hindi siya uminom. Binugbog siya, no? Madaling araw, hinuli siya. Okay, hanggang 12 hour. Hindi ka umiinom. Ako nga, hindi ko kaya sa office, inom ako ng inom. Kasi gusto ko yung pinapawisan ako maski sa bahay namin eh. Ayoko nagbibintilador, gusto ko pinapawisan ako. Pagkapawis na pawis ka na, yung dila mo para naghahanap ng tubig. Kasi yung laway mo, nagiging sticky. Eh mamaya, makikita natin yung kung anong itsura ng Panginoon. Binescribe siya sa Psalms. Okay? Then after that, hindi sila nasayahan. Pinako nila ang Panginoon sa krus. They crucified Him. Yun ang, kaya pumunta yung word na I thirst. Bago nangyari yun, nangyari itong mga bagay na to sa Panginoong Jesus. Okay? That's a physical suffering. Mahirap yun. Okay? Siguro ako, doon pa lang sa bugbugan, wala na, hindi na ako tatayo. Hampasin ka sa ulo. Okay, ako ko, hindi magbilim ang paningin mo nun. O, hindi ka na tumayo. Okay? This is the OT reference, the Old Testament reference of what Jesus suffered. Okay? Sabi dito sa Psalms 22:14-16, I am poured out like a water, para daw siyang tubig, and all my bones are out of joints. Okay, hindi na bali yung buto niya, kaso lang nga yung mga sakit, hiwa-hiwalay. Itong dito, sabi dyan, all eh. Okay, sabi dyan, all my bones are out of joints. Okay, ito kunyari itong shoulder mo, sakit yan eh, di ba? Bilog yan. Tapos pag nahiwala yan, anong mangyayari? Ang sakit nun.
Hindi mo yan basta magagalaw. Hindi mo maitataas yung kamay mo. Ito ako, napilay ako dito eh. Actually, crack lang. Pero ang sakit nun, hindi ko yun. Parang hindi ka makatulog sa gabi. Sa sobrang sakit. Hindi mo siya makakatulugan. No? Yan. Pag humiwalay yan, to sa, parang sakit din to. Pag humiwalay to, may lakas pa ba yung kamay mo? Wala na. Yung ankle mo, pag humiwalay yan sa pinaka ano, shin bone mo, wala na, hindi mo na yung magagalaw. Yung tuhod mo, pag humiwalay yan, anong tawag ng ACL? Humihiwalay yung, nawawala yung sakit. Sa mga basketball player, normal yun. So, sobrang kakatalo nila, sobrang puwersa. Humihiwalay yung pinakasakit ng tuhod. Sabi dito, lahat daw ng buto ng Panginoon para humiwalay yung joints. Imagine nyo na lang kung ano nangyari sa Panginoon. Okay? My heart is like wax, no? Parang nagmimelt. So, sobrang sakit yung puso mo. Ang ginagawa nun pag nasasaktan ka, para hindi ka masaktan, gumagawa siya ng sarili niyang pampamanhid. Ang gagawin niya, magpapump yun ng maraming blood. No, magpapump siya ng mabilis para makarecover yung mga dapat makarecover sa katawan mo. Imagine mo, sobrang sakit nun. Ano na yung ginagawa ng heart ng Panginoon? Ito para na siyang nag-melt. No? So pagka bumilis yun, umiinip lalo yun, yung puso mo eh. Pump yun, ang pump ng maraming dugo. Okay? It is melted in the midst of my bowels. At buong katawan niya, no? And my strength is dried up like a potsherd. Okay? Dried up. And my tongue cleaveth to my jaw. Yung dila mo daw, sobrang, yung dila mo dumikit na dun sa jaw. Nakapaloob na. Ganun nangyari sa Panginoon dito. Grabing grabe to. Thou hast brought me into dust of earth. Four dogs have compassed me. Saan? Dust of death. Four dogs have compassed me, and the assembles of the wicked have enclosed me. They pierce my hand and my feet. Okay? Iwahiwalay na yung buto mo, pinako pa sa krus. Ganun ang ginawa sa Panginoong Yesus. No? Kaya dumating siya sa ganung pakaparaanan, ano? Na siya ay nanghingi ng tubig. I thirst. Nauuhaw ako. Yun ang sinabi ng Panginoon. Okay? Hindi pa tapos yun. Physical suffering lang yun. Kaya ano, how about the spiritual suffering? Hindi pa natapos dun. Nung namatay siya, hindi pa tapos yun eh. Okay? Remember the rich man in Luke 16? Naalala niyo ba yung rich man sa Luke 16? Anong sinabi niya? I-dip lang, Father Abraham, i-dip mo lang yung kamay ni Lazarus. Tapos, basahin natin yan, Luke 16:24. Tignan natin. Saan ba ito? And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Nangyari ba sa Panginoon niya? Tingnan natin. Sabi dito sa Matthew 12:40, the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Ang Panginoong Jesus, nang namatay siya sa krus ng Kalbaryo, siya ay napunta sa impyerno. At alam natin kung ano yung nararamdaman ng tao sa impyerno. Dinescribe yun ng Luke 16. Siya ay mauuhaw doon.
Sabi dito sa Acts 2:24 and Psalm 61:1, pareho po yan. Punta ko na lang po yung Acts 2:27. Because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine holy one to see corruption. Okay, maganda na to, positive na to, kasi hindi siya magsasuffer sa hell. Pero, bago nangyari yon, siya ay nagsuffer muna sa hell. Ang Panginoong Jesus ay nakuhaw sa impyerno. Okay? Physically, siya ay nauhaw. Spiritually, siya ay nauhaw. Ilang minuto na ako, Pastor? 21. 9 minutes. Kung nalaman natin na ang Panginoon ay nag-suffer para sa atin, dun sa krus ng Kalbaro siya ay nakuhaw, siya ay nag-suffer sa atin, dun sa impyerno siya ay nakuhaw. Ano ngayon ang dating nito sa atin? Okay? Kasi ang maganda dito, dahil dyan, sabi dito, they shall not hunger nor thirst. Okay? Baliktad, ang Panginoong Jesus ang nag-suffer ng lahat at tayo ang mag-merit ng lahat ng dahil sa ginawa niya. Sabi dito sa Isaiah 49:8-10, wala no? Ilang yan. Punta natin, Isaiah. Okay? Basahin ito natin, Isaiah. Isaiah, Jeremiah, Lamentation. Song of Solomon yung nasa unahan ko niya. Isaiah 49:8-10. Basahin po natin. Nandiyan na po kayo. Okay. Thus saith the Lord, in an acceptable time have I heard thee, and in the day of salvation I have helped thee. I will preserve thee, and give thee for a covenant of the people to establish the earth, to cause to inherit the desolate heritage. That thou mayest say to the prisoner, go forth, to them that are in darkness, show thyself. They shall feed in the waste, and their pasture shall be all high places. They shall not hunger nor thirst, neither shall the heat of the nor sun smite them, for he that hath mercy on them shall lead them, even by the springs of water shall he guide them. Okay? Yan ang pangako ng Panginoon. Okay? They shall not hunger nor thirst. Sabi rin sa never thirst again sa John 14. Ito nang kausap niya ay Samaritan woman. Okay? John 4:1. Sabi dito, when therefore the Lord knew how the Pharisees, parang mali ako, or something. Dito ay 4:13, sorry. 4:13. Okay? Jesus answered and said unto her, whosoever drinketh of this water shall thirst again, but whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Binbaliktad, ano? Tayong nagkasala sa Panginoon, siya yung nagsuffer, siya yung nauhaw, pero siya ngayon ang nagbibigay ng living water, everlasting life. Spring up into everlasting life. Sabi dyan. Living water. Baliktad. Okay? He also will fed us. Revelation 7:15-17. Revelation 7:15-17.
Therefore are they before the throne of God, and serve Him day and night in His temple, and He that sitteth on the throne shall dwell among them. They shall hunger no more, neither thirst any more, neither shall the sun light on them, nor any heat. For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of waters. And God shall wipe away all tears from their eyes. Okay? Hindi ka pa mauuwaw, hindi ka pa mababawasan ng tulo ng luha. Okay? Ang sabi ng Panginoon. Ano ngayon ang hinihiling sa atin ng Panginoon? Tayo niligtas niya, siyang nauhaw, tayong binigyan ng living water. Ano ngayon ang response natin para sa Kanya? Okay, tama yun, tinanggap natin yung living water na yun. Tayo naligtas. Ano ngayon, after ng tayo maligtas? Wala na lang. Happy go lucky na lang tayo. Ay, nauuhaw siya, bahala siya. Ang Panginoon ay nauuhaw ngayon sa ating paglilingkod. Ang Panginoon ay nauuhaw sa ating relasyon sa Kanya. Pag nauuhaw ang Panginoon, may daladala kang thirst quencher. Anong gagawin mo? O-offer mo yun sa Panginoon. Make yourself a living sacrifice, holy and acceptable to Him. Diba? Gawitin natin ang ating sarili, no? Na alay, buhay na alay para sa ating Panginoon. Nauuaw siya. Ano ang gagawin niya? Salamat po sa hapon. So, pabawas po ng ating Bible sa John 19:30. Diyan na po ba kayo? So, tayo po ngayon nasa 6th word na po, nasa 7th last word, na may title po it is Finish. Okay, so, basahin po natin simula 30 hanggang 35. Handa na po ba? Amen. Okay, so, punahan ko po ulit kayo susunod, sabay-sabay po tayo sa 35. When Jesus therefore had received the vinegar, He said, "It is finished," and He bowed His head and gave up the ghost. And the Jews therefore, because it was the preparation that the body should not remain upon the cross on the Sabbath day, for that Sabbath day was an high day, besought Pilate that their legs might be broken, and that they might be taken away. Then came the soldiers and brake the legs of the first, and of the other which was crucified with Him. But when they came to Jesus, and saw that He was dead already, they brake not His legs. But one of the soldiers with a spear pierced His side, and forthwith came there out blood and water. And he that saw it bare record, and his record is true, and he knoweth that he saith truth, that ye might believe. Okay, so, umpisahan po natin sa word na finish, no? So, wala sabi niyo po ba yung salitang finish kung hindi naman nasimulan? Meron po bang bagay na natapos pero walang simula? Di ba wala naman pong ganun eh? Lahat naman tayo may sinimulan. For example po ng tao, pinanganak, di ba? So, in the, pag dumating na yung araw, syempre, safe naman tayo, sure tayo sa langit mapupunta. Pero hindi natin alam yung iba, kaya yung ginagawa natin eh. Pero, pag sinabing finish, meron din katuwang na salitang successful yun eh. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin finish kung hindi naman successful eh. For example, nagtayo ka ng bahay, di ba? Eh wala namang, wala pang nakalagay na bubong, wala pang pader. Masasabi bang successful yung bahay? Masasabi mo bang successful yun? Hindi. Di ba? So, ibig sabihin ng finish dito, may nagawa rin sa... May successful din na nagawa sa Panginoong Jesus. Diba? Tama ba? So, basahin natin. When Jesus therefore had received the vinegar, He said, "It is finished," and He bowed His head
and gave up the ghost. Diba sa sobrang uho niya, diba binugbog siya. Diba sinampal, sinuntok. Pero kahit sobrang uho niya yung suka, ininom niya. Kahit sino naman siguro eh. Diba, sobrang uho mo, kahit makakuha ka tubig dyan sa kanan, inamin mo na lang yung bigla eh. Kuha ka na lang pichin doon. Diba? Ganun yan eh. Sobrang uho ng Panginoon eh, diba? Kahit nga kami, pag nag-basketball tayo sa court eh, sobrang pagod. Lahat ng pawis nilabas mo sa katawan mo eh. Tapos, pagtapos nun, matimting uhaw. Inahanap mo malamig na tubig. Bisa nga, mag-flavor pa, juice. Kung anong nandun, nakahain sa lamesa. Pero ang Panginoon, di ba sabi nga sa Egypt, nauhaw siya, anong binigay? Suka. Di ba? Pag nalalasan niya, naririnig ko rin sa mga sawining eh, kapag, no, na tinatagal na ito, sinasama nila sa doctrine ng ano, para mas maniwala yung mga sinasharan natin na nagsuffer talaga ang Panginoon. Nung ininom niya yung suka, nung marami siyang sugat sa bibig. Di ba, pag may singaw tayo, ginalagay natin tawas. Eh, siya suka eh. Sobrang asim na ito. Sobrang sakit nun. Kasi hindi lang basta sugat yun eh. Kasi di ba, malay mo, yung tinawa pagkakataw sa kanya, tumama pa sa ano, pisngi. Di ba, please, dito tumama. Tapos, lagyan na suka. Gano'ng kasakit yun? Sobrang sakit nun. At, yung natanggap niya yung suka, di ba? May pasakit pa rin ng Panginoon kahit sa huling hininga niya. Isipin mo ganun sila kasi kagalit kay Jesus. Kahit mamamatay na si Jesus, pinainom pa rin ang suka kahit alam nilang may sugat yung bibig. Di ba? Ganun katindi yung ginawa nila sa Panginoon eh. Hindi basta-basta yun. Paano nga ba mapunta din si Jesus, di ba? Para rin sa atin. Pero nung napunta si Jesus, so, pamamagitan ng Banal na Espiritu, so, pamamagitan din ni Mary, di ba marami pa siyang pinagamot. Marami siyang ginamot na pipe, bulag, at yung may mga ketong pa nga eh. Diba? Tapos yung sabi nung nasa barko sila na natutulog si Jesus, ginising sa mga kasama niya. Sabi niya, Master, diba? May bagyo kasi nun. At ginising nila yung Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon sa bagyo? Pinatigil yung hangin, pati yung dagat. Normal na tao ba yung ganun? O patigilin yung ano? Tubig, hangin at dagat, syempre hindi. Pero ang Panginoong Jesus kasi ang gumawa ng lahat eh, kaya kaya niya yung kontrolin. Kahit saan pati pa yan, di ba? Ganun ka ako pa kanya riyan ng Panginoon. At hindi pa rin sila naniwala. Di ba, maraming hindi naniwala eh. At sinabi na rin ni Moses bago mo siya mamatay, balang araw darating yung Messiah at sasabihin niyo siya. Pero nung dumating na si Jesus, hindi lahat sumamba sa kanya. Diba, mga kadugo pa nga niya eh, Diyos din eh. So, gano'ng saklap yung nangyari sa Panginoon, sobrang saklap nun. At, hindi lang yung ginawa basta-basta ni Jesus eh, diba, nung time na huhulihin na siya, merong soldiers doon na nadamay, nabutol yung tenga. Kasi, hinuli na rin ng Panginoon, naggagamot pa siya. Gano'ng kabuti yung Panginoon? Diba? Ganun yung ginawa ni Jesus bago siya mawala. Diba? So, tinanggap niya yung vinegar, sinabi niya, it is finished, and he bowed his head, and gave up the ghost. Sabihin na gave up the ghost, namatay na. Okay. Kung sinasama yun sa doctrine natin, eh, diba? No, bakit kailangan mamatay ni Jesus? Kasi dahil din sa kasalanan natin. Isipin niyo, kung hindi si Jesus nagbayad nun, saan tayo pupulutin? Malamang sa impyerno, wala namang iba pa eh. Wala namang pupunta ng purgatorio eh. Diba? Hindi naman tayo... Wala namang purgatorio sa Bible na pag namatay ka, doon ba sabay dito sa lupa, dadasal ka. Walang ganun. Kaya... Normally, pag namatay ka, makasalanan ka, hindi ka na save, hindi ka rin tumanggap, saan ka mapupunta? Ang linaw sa Bible, di ba, impyerno. At yun yung kabayaran ng kasalanan natin. At nung natapos na ang kalbaryo ng Panginoon dito sa lupa, yung hindi lang kasi paghihirap sa impyerno yung ano niya, di ba? Narinig niya naman kanina, hindi lang basta-basta yun. O ako nga, papaluin ako, baka umilag ako eh. Kung papaluin ako na ganun, tatakon ako ganun. Hindi ako tatamaan nun. Ganun yung ginagawa ko para gawa matamaan ng mama ko. Pero pag nagigil yung mama ko, tatali ako nun. Papaluin pa ako. Pero ang Panginoon, tinanggap niya lahat yun. Di ba? Ang dami niya ng sugat. Isipin mo yung sugat mo, mahataw pa yan ulit. Diba? Aaray ka? Diba? Ganun masakit yun.
Hindi biro kasi ako, naranasan ko na rin yun. May sugat ako, nahataw pa yung sugat ko. No? Kasi, paano pag yung sugat mo, nasugat pa ulit? Sobrang sakit mo nun eh. Tapos isipin mo, yung sugat mo, di ba? Siyempre, hinahataw ka, babagsak-bagsak pa rin dun. Kung saan ka man bumagsak. Malalagyan pa ng dumi yung sugat mo. Ganun yung sinapit ng Panginoong Jesus nung para sa kasalanan natin. Okay? Tsaka hindi lang doon natapos, di ba? Punta pa siya sa impyerno. Siya pa yung nagbayad lahat-lahat talaga. As in. At sinasabi na nga ng Bible, kailangan mo na lang siya tanggapin. At yun na nga, nung napunta nga ng impyerno ang Panginoon, syempre hindi naman doon na, hindi naman forever ang Panginoon doon eh. Nabuhay naman siya magmali after 3 days eh. So, yun. At sunod naman po natin, sabi nga dito, the Jews therefore, because it was the preparation that the bodies should not remain upon the cross on the Sabbath day, for that Sabbath day was a high day, besought Pilate that their legs might be broken and that they might be taken away. So, nung pinakaw kasi yung Panginoong Jesus, kinabukasan ba nung pastor or yung talagang mismong araw, yung Sabbath day? Yung pinakaw kong Panginoong Jesus, kinabukasan po ba nung Sabbath day o yung pinaka-araw? Pareho po. Okay, so, yung Sabbath day po kasi high day sa kanila eh. Ano ba yung ibig sabihin ng ano? Sabbath day sa Old Testament, rest day. Di ba sa Israel, alam niyo ba yun? Sa Israel, pag sinabi ng Panginoong Sabbath day, magpapahinga sila. Ibig sabihin, walang trabaho, wala silang gagawin. Pag may nagpahinga sa kanila, papatayin sila ng Panginoon. Okay? Ganun din yung Sabbath day dito, pero hindi ganun na papatayin. Ibig sabihin, malagang araw lang. Kaya sabi ng pinakiusapan si Pilate na baliin daw yung mga buto ng mga napako para maialis sila. Siguro kasi mahirap na rin tanggalin yun, pinako eh. Para mas mabilis tanggalin. Then came the soldiers and break the legs of the first and of the other which was crucified with him. Yung dalawa na, yung dalawang kasama ng Panginoon, yung pinako, di ba? Sila yung bumali daw yung ano, buto nila para mas mabilis tanggalin. At, but when they came to Jesus and saw that he was dead already, they break not his legs. Hindi nila binali. So bakit kaya hindi binali? Basahin po natin sa ano, John 19:36. So, for these things were done, that the scripture should be fulfilled, a bone of him shall not be broken. Sabi daw sa kasulatan, na dapat yung buto niya hindi mababali. Okay? Meron ba po yan sa Psalms 34:20. Tingnan natin. 34:20. So, ang sabi dito, sa Psalms 34:20, he keepeth all his bones, not none of them is broken. Okay, so wala daw mababalik kahit ni isang buto sa Panginoon. Yun yung nakalagay sa kasulatan na dapat matupad. Kasi must be fulfilled nga nakalagay din eh. Pero kung nabali yung buto ng Panginoon, natupad ba yung kasulatan? Hindi, useless yun. Pero ang sabi ng kasulatan kasi, dapat nga walang mababali ni isa. Kaya hindi nila binali ang buto ng Panginoon. So sabi naman nila dito, sa 34, but one of the soldiers with a spear pierced his side and forthwith came there out blood and water. Okay, nung mali, kung hindi man nila binali ang buto ng Panginoon, ginawa, tinusok naman yung sa tagiliran. Okay, nung pierce, ano ba yung pierce? Parang sibat na mahaba yun. At forthwith lumabas yung dugo at tubig. So normal na tao ba yung ano, tutusokin mo, may lalabas na tubig, dugo at tubig sa katawan. Kanyari, may sinaksak na lang ang tao sa labas. Sisirit na yung tubig dito sa may dugo sa kanan. May ganun ba tao? Di ba walang ganun eh? So, ang Panginoong Jesus, nung tinusok nila, ayun yung nakita nila. Tubig at dugo. Malamang yung dugo, di ba, pag nahalo sa tubig, magmimix yun eh. Di ba? Pero sa nakalagay dito, tubig at dugo, hindi malamang hindi yung naghalo. Diba? Lumabas siya. At sa 35, and he that saw it bear record, and his record is true,
and he knoweth that he saith truth, that he might believe. Ang kadahilanan pala kung bakit nangyari yung lumabas yung dugo at tubig sa Panginoong Jesus, dahil siya ay nagsasabi ng totoo. Diba? Isipin mo, ilang beses niya tinanong ni Pilate. Diba? Na sabi niya, ako nga. Pero hindi pa rin sila naniwala. Tapos, nung hindi pa sila naniwala, sabi pa ng mga tao, ipako siya sa krus. Ganun katindi rin yung sinapit ng Panginoon bago siya mawala. Isipin nyo rin na ginawa yun ng Panginoon para sa atin dahil sobrang pagmamahal. Hindi basta-basta yun. Kung tayo man tatanggap nun, malamang sa malamang, tatama pa lang yung panghataw, maaray na tayo. Hindi pa tumatama pala. Hindi pa tumatama, papalingin tayo. Ah! Isigaw ka na agad ng aray eh. Pero ang Panginoon, ginawa na yan para sa atin. Kasi sabi pa rin sa James, di ba kanina, kung ginawa sa atin ng Panginoon yun, tayo magka-happy-happy na lang. Ginawa na pala ni Jesus yan eh. Dito na lang ako. Inagap ko naman ang Panginoon eh. Sa langit naman ako eh. Wala akong pake. Pero sad to say, maraming ganun, di ba? Di man lang nila inisip yung sinapit ng Panginoon bago siya mawala, bago niya pagbayaran yung kasalanan natin sa impyerno. Nung pala, nung binabasa ko pa lang ito, naawa na sa Panginoon lalo eh. Diba? Kasi hindi natin kaya gawin yun ng normal na tao. Nasasabihin nila, tao daw tagapagligtas. Si Jesus daw, tao. Paano tayo iligtas ng tao lang? Isipin niyo yun. At yun na, nung nilaman naman nila na nagsasabi si Jesus ng totoo, pero malamang sa malamang din nila sinabi ito, nagulat lang ng mga sundalo na tinusok yung tagiliran nila ng Panginoong Jesus. Pero ito yung sixth word ni Jesus, diba? So it is finished. Ibig sabihin, lahat ng ginawa niya sa lupa, simulat sa pool nung napunta siya dito sa mundo, ibig sabihin, lahat ng ginawa niya successful. Lahat yun, walang mintis, pasado lahat. Ibig sabihin, lahat yun, nagawa niya, napunan niya. Kasi yun yung trabaho ng Panginoon eh. Diba? Tapos, nung natapos ng mga Panginoon, successful, it is finished, natapos na. Diba? Gaya nung sinabi ko nga kanina, hindi mo pwedeng sabihin tapos sa isang bagay kung hindi successful. Kung walang napatunayan. Pero napatunayan naman si Jesus na nagsasabi ng totoo, inako pa rin nila sa cruz. Yun na nga. Salamat po sa oras.